linis na natin. Lalagyan na natin ng asin, ha? Lalagyan na natin ang asin yan. Dalawang kutsara, no? Dalawa, tatlo, pwede. Kasi isa't kalahati ito, eh. Ayan, ganyan sa kalaki, doon sa malaki, ano. Hirap natin. After 3 days, babalikan po natin yan. Ayan. Ito pwede nyo itong gawin po ulan, eh. Kasi isa-isang garap po maliit, magkano yun? 150. Diba? Eh, ito, tapos sasarapan nyo lang ng luto. Pwede na. Ikita kayo doon. Sige po. Dali lang, ha? Irerap muna natin siya. Mga po, tignan natin itong ating ano. Ayan, yung ginawa kong bagoong. Ang haluin natin. Pero hindi, pang apat na araw ito. Hindi ito pangatlong araw. Dapat tatlong araw. Ayan. Tapos, babalik natin uli. Next time, pwede na natin itong lutuin. Diba? Bagoong na bagoong. Ayan, ano? Okay na siya. Maganda na. Okay, hintayin natin. Magbibilang ulit tayo ng tatlong araw. Tapos, pwede na natin igisa. Salamat. Shoutout mga post, mga ka-senior. Ito na po tayo. Ipapakita ko sa inyo yung aking homemade bagoong na matataka kayo kung bakit meron akong original na tomato sauce. Lalagyan natin ng baboy at itong ating panahog, ng ating sile, garlic, i-chop ko yan, i-mince ko yan, plus yung ating chop onion. Siyempre, ang bida, ang aking homemade bagoong. Yeah, 1 week po ito. 1 week na to. Pinuro ko na siya kasi ating panahog. Yan. Sugar, lagyan natin ng ano yung tawag nito ng vinegar plus yung ating seasoning. So, pakihintay na magsisimula na tayo mga posts. Mga posts. Ito, ilalagay natin ang ating baboy para magchicharon. Ilagyan natin ang konting at least para yung baboy pag kinain yung malabalak ka. Ikicharon din natin siya. Magmamagita na yan. Okay, hintay lang natin. Babalaruin, nagaan na natin ulo. Ayun. Hanggarin na natin ang takit. At ayun. Dito na, ang isang bida ay lalapas. Ilagay natin itong ating ano. Ating baboy. Ang pinaka-espesyal ng ating tomato sauce. Bakit ako naglagay ng tomato sauce sa bagoong? Sana lang, gusto lang po kasi marami kong tomato sauce na stock. Kasi wala mimili, naglalagay po ako ng mga stock. Makita niyo po ito ha, kukulay siya. Sila, may asigaw. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pong tubigyan, ha? Yung ano niya, pinakakatas lang yung mismo. Yan ang ako. Tignan natin. Ang ating bagoong. Tignan nyo kung bakit siya, diba? O. Kulay siya, diba? Kasi yung ating tomato sauce, may na, kumulay siya. Kaya magandang alinag, diba? Yung mantika lang ang pinakasalong po. Shoutout muli, mga pulls. Tapos na si Lola Beck sa kanyang homemade bagoong wig. Tomato sauce. Nakita niyo ba yung ating tsura? Nakita niyo po ba kung gano'ng kasarap tingnan? Naglilinaw ang mantika, kala siya magkulahan. Kasi yung pinakakamatis natin na tomato sauce, yun ang nagpapagantat na papasarap sa kanyang lasa. Diba instead na ilagay natin kamatis, na napakamahal na rin ngayon, mag-tomato sauce na lang tayo. Hindi pa siya panisin. Ayan. Diba po, maganda. Yan ang ating homemade.